Naisipan namin na dito na kumain sa SM ng lunch bago kami pumunta doon sa hotel na tutuluyan namin. May nakita kaming playground kaya bumaba kami. Ang kaso, meron palang bayad yon tapos kailangan ng medyas. Wala kaming dalang medyas. Kaya sabi ko kay Gray, etong fountain na lang ang enjoyin namin. At mukha naman tuwang-tuwa din siya manood ng fountain. Tapos nagpicture-picture lang din kami dito habang hinihintay si Daddy Gerald. Naghanap pa kasi siya ng ATM para makapag-withdraw dahil wala kaming dalang cash. Medyo late na rin nito kaya for sure gutom na si Gray. Mabuti na lang at yung mga shake na serve agad kaya kahit papano meron ng panglamang chan si Gray. Sa mga nakakain na dito, napansin nyo din ba na tabingi yung baso nila? Ang cute, no? Kay Mami, buko shake kay Gray. Watermelon po. Is it yummy? Yes. So yummy. I like it so much. Nakalimutan ko kung anong tawag dun sa order namin. Basta isang platter siya, tas puro meat. Meron chicken, pork, at beef. Kaya din talaga kami dumaan dito sa SM kasi bibili sana kami ng aqua shoe sa department store. E napansin namin, meron palang Decathlon dito. Kaya dito na lang. O diba, dumayo pa kami sa Pampanga para dito. Charot. Nadaanan namin tong mga aqua bag at si Daddy Gerald sinuggest na bumili daw kami neto. Kaya ayan, add to cart na agad. Parang wala pa kaming 5 minutes dito sa loob, meron na agad laman yung basket namin. Sabi ko hanapin na namin yung section ng mga aqua shoes dahil baka kung ano pang madampot namin dito. In fairness naman, ang gaganda ng mga aqua shoes nila dito. Tapos marami rin kayong mapagpipilian. Medyo nahirapan lang ako sa sizing kasi parang malalaki yung sizes para kay Gray. Tinry ko pa tong sukatan ng paa nila pero si Gray hindi naman marunong. Habang busy kami sa trip namin, si Daddy Gerald ay nagsusukat na ng aqua shoes niya. Nung nakapili na siya ng kanya, humanap naman siya ng size ko para pareho kami ng sapatos. Malaki pa nga yung size na una niyang binigay, buti na lang meron siyang nahanap na kasya sa akin. Maliit kasi talaga yung paa ko, kaya ito yung problema ko kapag bumibili ng sapatos. Next naman naming hinanapan si Gray at medyo nahirapan nga kami kasi puro malalaki yung size. Habang busy kami na maghanap ng sapatos niya, eto si Gray na pagtripa naman tong bola dito. Gusto pa nga magpabili, wala naman kaming panggagamitan niyan kaya sabi namin ibalik na niya. Meron na kami nakitang sakto kay Gray kaya nilagay na namin sa basket at sabi ko pumunta na kami sa cashier. Pero nadaanan namin tong trampoline at pinatry ko kay Gray kasi mahilig talaga siyang magtalon-talon. Hindi rin naman kami nagtagal doon at pumunta na kami sa cashier tapos nakita namin na meron palang self-checkout dito. Sabi ni Daddy Gerald, try daw niya dahil mahaba yung pila doon sa isang cashier. Meron pa rin namang nag-assist kasi merong isang item na hindi na-detect. Pero in fairness, ang ganda ng ganitong technology, no? Habang nag-checkout siya dyan, kami naman ni Gray ay nagsuscooter dito. Katabi kasi ng mga cashier yung area ng scooter kaya wala talagang takas kay Gray. Nai-enjoy niya talagang mag-scooter kahit hindi naman talaga siya marunong kung paano gamitin to. Pero hindi pa rin namin siya binilhan, siguro next time na. Dumayo kami sa Pampanga at dito nga kami nagstay ng dalawang gabi. Pupunta kasi kami sa Aqua Planet bukas kaya nag-decide kami na dito na magstay a day before para hindi kami pagod sa biyahe. Meron rin kasing promo itong hotel na kapag nag-book ka ng room, meron ng kasamang ticket sa Aqua Planet. Habang si Daddy Gerald ay nag-check-in dun sa reception area, eto si Gray naman ay napakakulit. Maya-maya lang ay umakyat na rin kami papunta dun sa kwarto namin. Medyo nagtaka nga kami sa itsura or layout ng room nila compared sa ibang hotel na natuluyan na namin. Bye guys! Let's go! Room tour tayo! So, pagpasok ng kwarto, may hallway siya na ganito na wala namang anything. Tapos may switch and may full-length mirror dito. May mirror muna dito. May mirror dito. Hi! Tapos sa tabi ng full-length mirror, yung CR. Ito yung CR niya. Ayan, may toilet. Meron din kasama mga toiletries, sink. Tapos ito yung shower. Let's go! Ito yung shower. Let's go! Tapos dito sa kabilang side, merong ref. Walang laman yung ref. Microwave. Hindi, microwave freezer yan. Tapos meron dito yung ano, yung coffee, ito ng tubig, ganyan. Tapos ito, meron lang, ano ba tawag dito? Kasi nalagyan ng mga bag. Tapos ito may maliit na table, working area. Drawer. Tapos meron siyang ano, parang sala, merong sofa. Living room, ganun ang tawag. Oo nga, sala, lounge area, ganyan. Tapos may TV, may, ano ang tawag dito, center table. Tapos may balcony ba to? Oo. Ay, meron ako nga, meron din sa ano, kayo. Table. Ay, oo nga. Ano to? Ang intercom to? Hindi. Ano?
Intercom nga ata to. Tapos ito yung kwarto, pero walang pinto. I mean, may door, may opening, pero yung walang pinto na. Yung pinto tagre-gre yung ano, aircon. Tapos may ano cabinet. Saan mahabang cabinet? Nandito yung pot. Yan, nandito yung pot. May hair dryer. Tapos, ayan, ang slippers, yung pang laundry. Tapos, meron din dito. Ayan, oh, pwede ka makilay ng mga gamit. Mga damit. Ayan, oh. Ano lang, double, no? Double, oh. Tapos, may isang side table lang. Yeah, walang TV dito sa loob ng kwarto. Eh, pala yung ilaw. So, yun yung aircon. Yun, pang gintana. Ayun, swimming pool pala, oh.